Okay, so reviewin natin yung last lecture. Pag inopen nyo yung DevC, ganyan dapat itsura ng screen nyo. Sa PC, sa cellphone, hindi ganyan. No? Maliit lang yung cellphone. Ang gagamitin yung cellphone, CPP, NID. So, bubuksan natin yung last lecture. So, click lang kayo dun sa file. Tapos, open. Ito yung last lecture natin. Ang pangalan niya, Juan. Yan, yung last lecture. So, ano lang ginamit natin dito? Puro C-out lang in-implement natin. Okay? So, again, yung structure, yung first line is the library. So, yung first program natin, ang ginamit natin is IO Stream Library. Ang structure niyan is hashtag include, tapos less than, bago yung pangalan ng library, tapos greater than. Ito yun. Nakikita niyo ba yung screen? Ang next line is using namespace std or standard. Para saan to again? Para man manipulate natin yung mga variables na available doon sa IO stream using namespace standard. Kung hindi mo lalagyan yan, hindi gagana yung cout. Dapat meron nun. Next, yung fourth line, third line blanco lang yan. Pwedeng meron, pwedeng wala. So yung fourth line natin, anong ginagawa nito? Ito yung pinaka-main function. Lagi ganyan ang structure niyan. INT, tapos main, followed by open parenthesis, close parenthesis, and then, ano siya? Yung open bracket. Yung sumunod na line, 5 and 6, yan yung body. Body ng program. Bago yung last line is line 7, meaning yung return 0, ibig sabihin, i-close mo yung main function. Kaya ang kasunod ng return 0 is the close bracket. So, laging kung gano'ng karami yung open bracket, gano'ng karami yung close bracket. So, yung cout, ang function niyan is to display sa screen yung laman ng quotation. Kaya ang syntax niyan, or yung structure niyan, cout, less than, open quote, tapos yung laman, tapos close quote. Each line na nandun sa loob ng body should always be ended with semicolon. Kaya tignan nyo yung tatlong linya na nasa loob ng body. Line 5 may semicolon, line 6 may semicolon, and line 7 may semicolon sa dulo. So, pag in-execute natin yan, paano mag-execute? Ipipress nyo lang yung... Ano ipipress nyo? Ano ipipress para mag-execute? Hindi mo tandaan, no? So, nandun yun sa unang lecture. Ang ipipress lang is F11. Compile and run. So, pag pinipress ko yung F11, ayun, nakita niyo yung output. Sa screen ko, nakita niyo yung output. Nakalagay dito, kamusta na kayo? Okay pa ba kayo? Next line, okay naman ako. Kayo, okay pa ba kayo? Sa inyong output ng ating program. Anong napansin nyo? Hindi napasama yung slash n. Diba? Walang slash n. Narang ko ulit ah. Walang slash n. Diba? Para saan? Tang si slash n. Again, no? Tang slash n argument niyan. Ibig sabihin niya new line. So, dalawang slash n yung nilagay ko doon, ibig sabihin, nagbaba ako ng dalawang space bago i-display yung kamusta na kayo. And then, nagbaba ako ng isang space
another slash and doon sa line 6 bago ilagay, bago i-display yung okay na kayo. Okay naman ako, kayo okay pa ba kayo? So, yun yung function ng slash n. Okay? So, again, ang syntax ng cout is cout less than quotation yung string close quotation tapos semicolon. So, anong madi-display? Yung laman ng string except for the argument. So, sa case natin, anong argument ginamit ko? Gumamit ako ng slash n. Para saan ang slash n? Ang slash n ay para sa space. Line spacing. Meaning, new line. Okay? Question? May tanong? Wala. Walang tanong. So, let's proceed. Okay na. So, mag-load tayo ng bagong program. Ayun. Kita niya yung sample program. Kita niya na siya, no? So, again, yung first two line is anong ginamit nating library, IO stream. Tapos, standard, using namespace standard. Yung fourth line is the main function. So, integer main, open and close parentheses. Tapos, sumunod dyan is yung semicolon. So, yung fifth line, anong nakakita yung sa fifth line? Yung, and ano? Integer x. Int x. So itong fifth line is nag-declare tayo ng variable. Anong pangalan ng variable natin? X. Anong klaseng variable yung x? Int. Ano yung int? So meron tayong maraming types ng variable. Sa C, no? Especially sa C. Pero basically, meron tayong tatlo. Yung integer, character, tsaka yung float. Sa Pascal, ang tawag doon, float. Pero sa C, hindi float ang tawag doon sa variable na yun. Yun yung mga may decimal. Na? So, yung integer, x, may structure, ibig sabihin, nag-declare tayo ng variable x. Ngayon, ang acceptable value ng variable x is only integer. When we say integer type variable, ano lang, ano yung mga sample entry ng integer type variable? Discuss nyo na ba yan? Ha? Dito po ata, sir. Di pa. So, pag sinabing integer type variable, the only acceptable input is numeric value. Okay? So, integer type variable, ang only acceptable input is numeric value. So, when you say numeric, numbers. Pure number. Walang point. So, ano mga example ng number? 1, 2, 3, so on and so forth. Kahit anong number gusto nyo. Yun lang ang pwedeng maging laman ng x ng ating variable x. Only integer. Pwede ko ba ilagyan ng w yung x? Sa tingin niya, pwede ko ba ilagyan ng w yung x? Hindi po. Hindi. Kasi based on our declaration, hindi declare natin yung x as integer. So, the only acceptable value for x is only numeric input, non-only numeric value. No? Other than that, hindi pwedeng maging laman ng x kasi ang x, ang dapat laman niya lang ay puro number. So, yun yung pipip line, integer x. Yun ang sinasabi ng pipip line. Sunod, cout. So, ito, alam niya na ito. So, tignan nyo, design structure, cout.
less than, string, type, and number, colon, string, semicolon. Ilagyan lang ng ano dito, explanation. Ano yung slash? Yung slash comment. Meaning, pwede mong ilagay yan, pero hindi kasama sa execution ng program yan. So dito, nalagay tayo ng slash, para lang ma-explain kung ano yung line na yun. So type a number and press enter. So next, cin. Ito yung bago sa inyo. Cin, baliktad siya. Sa cout, that is less than, pero sa cin, that is greater than. X, semicolon. Yun lang ang laman nun. So pwede nating tanggalin ito para hindi kayo magagalong sa comment. So inalis ko. So cin less than x semicolon. Ano ibig sabihin ng line 7? Meaning, hihingi tayo ng entry from the keyboard na ilalagay niya as value ng x. Yung line 6, ilagyan niya lang ng prompt kung anong gagawin. So, nakalagay lang ng type na number. Tapos, cin less than x. So, dapat yung x variable naka-declare. Kaya nag-declare tayo sa taas ng x. X is an integer variable. Next, cout. Line 8. Cout, greater than. So, cout greater than, string, your number is, colon, tapos, greater than, less than, tapos, semicolon, close quotation, less than, and then x. Tapos, semicolon, return 0. So, anong ginagawa ng line 8, dinidisplay niya sa screen yung string na your number is ayan. Hanggang, and then, kasama yung x. So, pag nag-execute ko yan, ano makikita ko sa screen? Yung x ba? Asan na nag-usap ko? Yung x ba makikita ko sa screen pag nag-execute ko yan? Wala na sila. Marian, ano makikita ko sa screen pag nag-execute ko yan? Yung x ba? So, try natin i-execute. So, paano mag-execute? F11. So, pag nirun natin, makikita niya sa screen, type a number. Makita niya? Opo. Yan. So, maglalagay ako ng number. Anong gusto mong number, Marian? 45? So, nilagay 24, ko. Sir. Ilan? 24. So, pag in-enter ko yan, ang makikita ka sa screen, your number is 24. So, yun yung last line. Your number is 24. So, kung titignan natin dito, wala lang na nakalagay na your number is 24. Ang nakalagay, your number is x. Meaning, yung 8 line, pinadidisplay natin sa screen yung laman ng x. Kaya nakita niya dyan, your number is 24. So, ang syntax niyan, yung line 8, kung mapapansin niyo yung line 8, dalawa yung pinadisplay niya sa screen. Yung laman ng string, which is your number, is, at saka yung laman ng x. So, ang syntax ngayon niyan is cout, less than, open quote, your number is, colon, close quote, and then another less than, and then yung variable x, ended by semicolon. So, kaya naging result niyan, your number is 24. Saan galing yung 24? Galing yun sa cin. Yung cin, ang function niya is to accept an entry from the keyboard.
So, iisa ng entry from the keyboard. Kung ilalagay mong entry, yun yung magiging laman ng X. Kaya nung in-execute natin, ilalagay natin siya ng 24. So, yun yung laman ng X, 24. Kaya pagdating sa line 8, nung dinisplay natin yung X, ang nakita natin is 24. So, yung X, dineclare dapat dyan sa line 5. So, dineclare natin yung X as integer. Okay? So, try kong lagyan ng slash n slash n yung line 6. Anong mangyayari? Magkakaroon ng space, sir. Magkakaroon ng space sa ibabaw. So, kung i-execute natin yan, ayun, magkaroon siya ng space, bumaba ang dalawang line, tsaka lumabas yung type a number. So, in-enter ko 24. Pag in-enter ko yan, the same output, your number is 24. Okay? What if maglagay ako ng character? Try natin. So, execute natin. Lagay ko letter A. Acceptable ba yan? Acceptable ba? Hindi. Kasi, yung integer, yung X is integer type. Eh, naglagay ka ng A. Tingnan natin kung ano mangyayari. Zero. Na? Your number is zero because A is not an integer number. So, hindi niya kinukonsider as value yung A ng X. So, okay? So, dapat alam nyo kung anong ilalagay nyo sa variable. Para ma-declare nyo siya as, para malagay nyo ng declaration kung anong type siya. So, sa example natin, ang ilalagay ko sa variable X is puro number. So, dineclare ko siya as integer. Okay? May question? None. Walang tanong? May question? Yung ano ko lang, sir, yung out less than siya, diba? Tapos yung C in greater than. So, yung C out, tama po. Yung C out, ginagamit yan ay yung less than ginagamit yan sa C out. Hindi mo pwedeng gamitin sa C in yun. Yun ang structure eh. C out, less than. C in, ha? C in, greater than. Hindi nyo pwedeng pagbalitin yun. C out is less than, C in is greater than. Hindi siya pwedeng pagpalitin. So, ang structure ng C out, less than, string, open string, close string, tapos, semicolon. Ang structure naman ng C in is C in, greater than, followed by a variable. So, sa case natin, variable X. Kasi lang yung dideclare muna natin. Variable X sa C in. So, hindi nyo pwede pagpalitin, ha? Pag C out, anong kasunod? Anong kasunod ng C out? Less than. Anong kasunod ng C in? Greater than. So, yung C out para saan? Para mag-display ng string. At nang naman ng variable. Yung C in, para humingi ng value o ng entry para maging laman ng variable. So, yun yung kaibahan ng C out at ng C in. Okay? Nuggets, chicken. Get set. Okay, so, maliwanag tayo dito ha. Sa-save ko to. So, paano yung sa-save? File, save. Sa nalagay ko pangalan. Oh, sinave ko na. Okay, so try natin yung iba pang example.
So, subukan natin itong example na ito. Nakita niya? Naglalaglit. So, tignan natin itong example na ito. Example number 3. Ayun. Tanggalin natin itong line na ito. Okay, so sample number 3. Ilang variable lang dini-declare ko? Yoy, digita niya? Tatlo, sir. So this time, nag-declare ako ng tatlong variable. Isang x, isang y, at isang sum. Na pare-pareho silang integer. Integer x, kama y. Actually, pwede rin i-summary ito yung sum. Lalagyan lang ng kama sum. So dito, hiniwalay ko lang. Para makita nyo na ang declaration ng variable ay hindi lang ginagawa sa isang line. Pwede rin dalawa. Now, line 5 and line 6. Although, pareho silang integer. So, yung line 5, nag-declare ako ng dalawang variable. Variable x and variable y of integer type. Yung line 6, nag-declare din ang variable. Variable sum. S-U-M. So, take note, hindi lang laging x, y, a, b, c ang pangalan ng variable. Pwede rin siyang word. So, sa line 6, anong pangalan ng variable? Sum. Ngayon, no? Naka-word siya. Sum. Hindi letter siya. No? So, pwede nyo rin pangalan ng variable yung in word. Hindi puro letters lang. E 26 lang yung letters, baka maubos yun. O wala na kayo ng pangalan ng variable. So, tatlong variable. X, y, and sum. Anong variable type? Integer. Integer, integer. So, meaning, the only acceptable value nung x, y, as well as yung sum is ano? Numbers. Di ka pwedeng maglagay ng letter. Number lang. Okay. So, line 7, ano ginawa ng line 7? Nag-display lang siya ng screen. Type a number. So, paano yung display? Ang ginamit niya, cout. Anong structure? Cout, less than, open quote, bago yung string. Ano yung string natin? Type a number, colon, tapos close quote, followed by semicolon. So, yung line 8, cin. So, meaning, hihingi siya ng entry. Ng entry para maging laman ng x. Kaya ginamit niya cin. So, structure, cin. Ano kasasad ng cin? Greater than, plus yung variable. So, yung line, ito hihingi siya ng entry para maging laman ng variable x. Line 9, nag-display ulit siya sa screen. Type another number. So, ang gagamitin, cout. Line 10, humingi ulit siya ng entry. Cin. Para naman maging laman ng x. Ay, para maging laman ng y. Line 11, yung sum will be equal to x plus y. Meaning, ang magiging content ng sum is the summation of x and y. So, kaya dapat may laman yung x and y nyo. Huwag nyong ilalagay yung sum before c out nung line 7 kasi wala pang laman yun. So, dapat may laman yung x and y. Line 12, another c out. So, c out, makikita nyo, sum is... Tapos, another
less than, yung laman ng sum. And then return zero. Okay? May question? Umaba na yung body natin. Any question? So, try natin ganun ginagawa ng program. So, execute F11. Ayun. Mingi siya ng number. O, lagyan natin yung number. 24. Tapos, nag-enter ako. Mingi ulit siya ng another number. Anong number gusto nyo? 26. So, pag in-enter ko yan, sum is 50. Bakit? Kasi pinag-add niya yung 24 and 26. Kaya ang laman ng sum, 50. Okay? Nag-gets? Question? Question? Nag-gets? None. So, try ko ulit i-run, ha? Gamit tayo ng ibang number. O, 50. Tapos, another number. Let's say, 45. It's supposed to be 100. So, yung sum is 100. Okay? Question? Wala kayo napansin? Ano napansin niya sa entry? Wala akong nilagay na slash n dyan. Pero, execute ko ulit ah. 55. Enter. Type another number. 25. Enter. So, the sum is 80. So, may nilagay ba akong slash n between type a number tsaka type another number? Wala, sir. Wala. Eh, ba't bumaba? Kasi yung C-in, yung dalawang C-in, basta yung C-in, kailangan mong i-enter para pumasok yung laman doon sa variable. Kaya bumaba yung cursor. Kasi nag-enter na tayo. Nag-gets? Nag-gets. Kaya, kapag in-execute natin, kanyari 45. Hindi pa pasok yung 45 na yan sa X unless mag-enter ka. So, pag in-enter ko yun, so yung enter meaning new line. So, tsaka palang papasok yung 45 sa X. So, type another number, 77. So, yung 77, hindi yung papasok sa Y unless i-enter ko. So, pag in-enter ko yan, tsaka lang siya bababa. So, sum is 122. Okay? So, hindi mo na kailangan maglagay ng slash n sa C-in. Nilalagay lang yan sa C-out. So, saka may space yung type a number tsaka yung type another number. Lalagyan ko na ng space yan. Gagawin ko lang. Before the type another number, lalagyan ko ng slash n. At before the sum is, lalagyan ko ng slash n. So, pag in-execute natin, F11, type ako ng number, 45. Ayun, nagkaroon ng space in between. Type ulit, 45, enter. So, nagkaroon ulit ng space in between. So, the sum is 90. Okay? So, yung C, hindi yung dapat lagyan ng argument na slash N. Nilalagay lang yan sa C out. Okay? May katanungan ba? May naintindihan ba? May tanong? Wala. May naintindihan? Wala rin. Any question? Tulog na sila. Di ba sir, pag ano, may program din sir na pag nag-type ka ng type a number, automatic siya sir mapupunta agad sa ano, type another number sir. Pag in-enter mo. Hello. Wala pa yung ko na sa
sige, ako na bahala, text na lang kita. Hello. Hello. So, may tanong pa sila. So, ang ginagawa nitong sample na to, nag-add lang siya ng dalawang number. So, para makapag-add ka ng dalawang number, kailangan mo ng tatlong variable. Yung lalagyan ng result, which is the sum, tsaka yung dalawang number, which is the x, at tsaka y. Okay? Question? No. No question? Wala po, sir. Ha? Wala ang katanungan. Sir, anong YouTube channel mo, sir? Para tignan lang namin sa YouTube channel mo para mas magits namin. Nandun sa ano, ha? Sige, lalagay ko yung link ulit. Para mabuksan nyo. Okay. May dalawang lecture na doon. Pangatlo tong sa inyo. May tanong sila. Wala. So, wala nang tanong. Pwede na tayo mag-example. Ay, mag-example. Ano yan? Pwede na tayo mag-activity. Activity number 2. Okay? So, wala na. So, i-end na natin to. Or gusto yung pa-additional sample. About ano naman, sir? Character. Mag-declare, sir, if vowel or ano, sir? Tal dito. Ah, character naman. Yes, sir. Character naman. Teka lang, ha. Sige. So kung let's say gawa tayong bago. So kung gagawa tayong bago, delete natin lahat ito. So ano yung unang line? Hashtag? Anong kasunod ng hashtag? Include? Anong kasunod ng include? Less than? Tapos yung ating ano? Ating library, IO stream. So, anong next line? Using? Uy! Using ano? Yung next line. Name, space bar, std, semicolon. Third line? Anong third line? Spacer. Pwedeng meron, pwedeng wala. O, sige, lagyan natin. Yes, sir. Sunod. Character, sir. Char. Char? Hindi. Integer, main function, open parenthesis, close parenthesis, followed by, open bracket. Okay, body. So, mag-declare tayo, char x. So, char x, ganun lang, character x. Ayan. Tapos, yung variable, tapos, semicolon. So, mag-output tayo, C out. Anong kasunod ng C out? Less than. Less than, followed by open quote. So, lagyan natin ng /n. Tapos, tanong tayo. Open mo to. So, tanong tayo, what is your favorite letter? Your name. Favorite letter. Tapos, close quote, followed by semicolon.
that is C out. What is your favorite letter? So, magsisiin ako. C in set. Greater than, greater than. Plus yung variable. So, variable X ended by semicolon. Okay? So, i-output natin yung entry. So, DC out, greater than, less than, quote, slash n. So, sabihin natin, your favorite color letter is. No? Is, tapos, nandiyan ba yung close quote? Close quote, nandiyan. Lagyan ko lang ng space. Tapos another, less than. Anong kasunod niyan? Yung laman ng variable x, so lalagay ko lang x, tapos, semicolon. So, paano natin i-close yung function? Return? Result. Return 0. Zero. Kasi yung result. Return 0. Semicolon. So, try natin. So, execute F11. Ayun. What is your favorite letter? So, let's say, naglagay ako ng Q. Pag in-enter ko yan, your favorite letter is Q. So, dito makikita nyo, ang ginamit kong variable type is ano? Character. So, pag character, C-H-A-R. Pag integer, INT. Paano pag decimal? Pag yung may mga decimal. Float, sir. Float. Float, dapat. So, saan ginagamit yung float? Sa mga fractional entry. Yung float ay ginagamit sa fractional entry. Okay? Pag may fraction, pag sinisay fraction, yun yung may decimal. So dapat yung float. So, subukan natin mag-implement ng float. So, di-declare ako ng another variable. Hindi ko pwedeng isama, pagsamahin sa isang line, yung dalawang variable na magkaiwalay o magkaiba ng type. Okay? So next line, ang gagawin ko dyan, nag-declare ako ng another variable. Yan. So, anong variable din declare ko? Integers. Integer. Y, yung variable ko. Y. Nag-declare pa ako ng isang variable. Variable Z. Ginawa ko siyang ano? Float. Float. So, okay na to. Okay? So, di-declare pa ako another variable. W. So, yung W tsaka yung Y, integer. Ang float ko lang, yung C. Okay. So, C out. I. C out. What is your favorite number? C in X. C out. What is your favorite letter? C out X. Dagdag pa ako ng line. Yan. So, C out. Less than. So, lagay natin dito, slash N, maglagay ako ng please enter the first number. Tapos, semicolon, and then C in, greater than, lagay natin W. Another C out, less than, please enter another number. C
Semicolon. C in ano? Greater than. Y. Semicolon. So, gawin natin yung z natin will be equal to the quotient, so x divided by y. Ay, mali. Hindi siya x, no? W divided by y. And then, C out less than quote. So the result is yan. Tapos less than z. Tapos semicolon. So try natin execute. So execute F11, may error. Anong error niyan? Yung C out ba? O yung line before C out? Yung line before C out, sir. Kasi, sir, wala naman pong W sa char, sir, sa character. Meron. Alam niyo, yung error nasa line. Para mag-debug ng program, kung nasa yung error, magmula dun sa error, dun sa naka-red, pataas. So, probably, ang error niya nasa line 15. Anong error ko sa line 15? Anong kulang sa line 15? Semicolon. So, tandaan niyo, bawat line sa body dapat ended with semicolon. So, yung line 15, hindi ko nilagyan ng semicolon. Kaya nang na-execute, nag-error ako. Na? Sa 16, lumabas yung error. So, pag mag-debug kayo ng error, pataas. Huwag niyo problemahin muna yung pababa. So, lagyan natin ng semicolon. I-execute ko ulit. Okay, so wala nang error. So, what is your favorite letter? So, let's say W. Enter. So, your favorite letter is W. Please enter another number. Hindi siya bumaba. Bakit? Kulang kasi tayo ng slash n doon sa please. So, lagay ako 12. Lagay ako 12. So, 1. Ulit. So, dito. Now, please enter the first number. Dapat meron pa tayong slash n. Please enter another number. Slash n. The result, slash n. So, slash lang nilagay ko. Hindi nyo napansin. Kaya hindi siya bumaba. Dapat slash n para new line. So, execute. What is your favorite na letter? W. Your favorite letter is W. So, please enter another number. 12. Please enter another number. 4. So, the result is 3. Bakit? Kasi, yung 3, result ng division ng 12 tsaka 4. Okay? So, i-run ulit natin. W. Naglagay ako ng 12. Naglagay ako ng 5. Ano palagay yung result? Yung result will be 2. Na? Bakit 2? Nawala yung decimal. Yes, sir. Diba? Bakit 2 na wala yung decimal? Kasi dito, ang ginamit natin ay division. Na? Sa division, pag nag-divide ka, hindi niya kinoconsider yung ano? Hindi niya kinoconsider yung remainder. Simple division lang siya. Okay?
Tama? So, simple division lang siya. Kaya nawala yung 2. Ay, 2 lang lumabas. Supposed to be 2 yan, remainder 2. Okay? Question? Paano natin? Ito, pakita ko sa inyo. Okay. So, asan na yung float C? Hindi natin na-implement yung float C. Ito. So, kung gagawin ko siyang multiplication, let's say, nag-multiply ko siya sa multiply ko yung x times y times 0.25. So, tignan natin yung result. F11. W. 3. Times 3. Supposed to be 9. Anong lumabas? 2.25. Bakit niya na-consider yung 0.25? Kasi, ginamit nating variable type ng z is float. Gawin ko itong integer. So, tignan niya magiging result. F11. So, W. Teka lang, mali. Favorite number is 2. Tsaka 2. Ano lumabas? 1. Hindi masasama, sir, kasi sir, walang float na nakalagay. So, hindi niya sinasama kasi yung variable type ng z ay integer. So, yun yung function ng float. Na, kung gusto niya makonsider, sandali ah. Hello? Hello? So, kung meron ng implementation na may decimal, dapat be careful sa pagdideclare ng variable. So, pag ginawa ko itong float, so tignan natin ang result. Ginawa ko ulit siyang float. So, ang entry W, tsaka 2, and 2. Ayun. So, wala talagang decimal. Ulit. So, W, 3, tsaka 3, 2.25. So, yung float, gawin kong integer, F11. So, W, 3, 3, 2 lang nakita ko. So, dinayat niya yung 25. Kasi ginawa ko siyang integer. So, kung yung computation nyo, merong decimal value, gagawin nyo siyang float. Okay? Question? Nuggets? Sir, di ba sir, multiply yan, sir? Ha? Multiplication po. Multiplication. But sir, pag nilagay mo po yung 3, tapos yung 3, sir, lumalabas 2. Di ba dapat, sir, 9? Hindi, kasi multiply ko pa siya sa 0.25 eh. Tignan mo yung formula natin. Okay, sir. Ayun, no? Multiply ko pa siya sa 0.25 eh. So, lalabas talaga dyan, 2.25. Thank you, ah. Lecture ako eh. Lamat. Okay. So, any question? Ayan, tignan mo yung ano, formula. May 2.25 doon eh. Kaya 3 times 3 equals 9 times 2.25 is 2.25. Gets na, sir. Okay na? Nag-gets na? May question pa yung iba? Wala na. Ano oras na ba? Uy, 11. May classic and 12, no?
Yes po. Okay, so kung wala nang tanong, pwede na nating isave to, no? So next meeting ulit. Okay? Opo, so, i-close ko na yung lecture, ha? Okay.